Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe guys, isubscribe mo na ako at i-click mo na rin dito yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mga videos. Pasensya na naman kayo sa aking background. Andito na naman tayo sa likod ko dito sa aming plantsahan, guys. Sorry talaga. Sorry talaga kung ito na lang lagi yung ginagamit kong background pang nagba-vlog ako dahil dito lang talaga ako pwedeng pumunta. So, for today's video ay nakikita nyo naman dyan sa baba ang title, mga dapat nating tandaan o mga dapat natin malaman kung first timer tayo pupunta dito sa Middle East o sa bansang Qatar. So, pagdating mo pa lang sa amo mo, pagdating mo pa lang sa airport pala ay siyempre susunduin na kayo ng driver ng agency ninyo. So dadalhin kayo doon sa kanilang accommodation ng agency. So pag nandun na kayo sa agency ay ang first thing to do na gagawin sa inyo ng agency is ipame-medical po tayo. Kailangan po nating mag-medical bago tayo pupunta, bago tayo i-turn over dun sa ating mga employer. So, ang gagawin nila sa atin ng pag-medical ay hindi naman maraming proseso yun. Kukuhanan lang tayo ng dugo, tapos hindi ko matandaan pa kung ano yung ginawa nila sa akin noon. Basta, ang maalala ko, kinuhanan nila ako dun ng dugo dun sa medical. Tapos, hindi ko rin maalala kung kinuhanan ako ng, ano, ng x-ray. Tapos yung dugo, yung kukuhan ka lang dito sa may kamay, dito yan, kukuhan ka na lang dugo dyan para malaman nila kung high blood ka ba, kung may sakit ka ba o anon. So, yung x-ray, parang na-medical din at ako nandun sa x-ray, pero hindi ko talaga for sure kung pati yung x-ray ay kasama noon. So, ayan, hindi lang medical yung gagawin nila sa inyo. Tapos, syempre, pagdating mo sa agency, bibigyan ka ng vitamin ng mga tauhan dun sa agency. Dalawang klase yun na vitamin. Yun yung vitamin na yun yung pampalakas ng immune system natin para pagdating natin sa employer ay hindi tayo agad-agad na magkasakit. Kasi syempre, pag mapasabak na tayo sa trabaho sa ating employer ay hindi natin maiiwasan yung ma-stress, yung puyat, pagod, gutom. Kaya pinapainom tayo ng ganun maklase ng mga vitamin. Pero yung vitamin na yun guys, huwag kayong mag-alala dahil effective po yun. Hindi po siya nakakasama sa katawan natin. Talagang maganda po yun dahil ako naranasan ko yun. Pinainom po nila ako noon dalawang klase ng vitamin. So, pagkatapos yan, na-medical na tayo, pinamedical tayo ng agency. Kasi yung agency na yan, ang alam ko yan is ano eh, parang nag-usap yung agency natin sa employer na sila yung maglalakad ng ating pang-medical. Parang yung employer na natin yung nagbayad sa kanila para sa medical natin. Pero hindi ko lang sigurado akong ganun. Para basta ganun lang yung pagkakaalam ko kasi ganun din yung mga naririnig ko sa mga unang naon pa sa akin na pumunta dito sa Qatar. So, syempre pagdating naman natin sa bahay ng ating employer, ang first thing to do na gawin natin, syempre, batiin natin yung ating mga employer. So, batiin natin siya. Halimbawa, hapon kayo nakarating doon, or umaga, or gabi kayo nakarating doon, syempre, babatihin natin. And tapos, pagdating natin sa employer, ay meron tayong 3 buwan, 2 to 3 months na policy na tawag dito, ano bang tawag doon? May 3 months tayo na hindi tayo pa pwedeng na pwede pa tayong malipalako, na pwede pa tayong lumipat sa ibang employer. Kasi yung mga amo dito sa Middle East, hanggang 3 months pa malalaman yung kanilang mga ugali. Kumbaga, hindi pa basta-basta lumalabas yung kanilang tunay na ugali. So, umaabot pa yan ng 2 to 3 months, kumisal 4 months pa yan, lumalabas yung mga ugali ng ating mga employer. Kasi, syempre, magbago pa lang tayo sa ating mga employer, hindi pa natin makikita o madidiscover yung kanilang mga pag-uugali. So, aabutin niya ng mga ganyang buwan. So, pag naabot mo na yung mga ganyan na buwan, yung kumbaga sa atin ay pwede pa tayong lumipat, 'di ba, sa ibang employer. So, ang una mong gagawin diyan, kung ayaw mo si employer mo, kung nakitaan mo na hindi siya maganda, na nananakit siya, na sinisigawan ka, hindi ka pinapasweldo, kumbaga ayaw mo talaga sa kanya, ayaw mo yung umag-ugali niya kasi maldita siya, ganito, ganyan. Sabihin mo lang dun si agency
sabihin mo sa iyong agency or na gusto mo magpabalik sa kanila, na gusto mong magpahanap ng ibang employer para kukuhin ka doon, ibabalik ka ng iyong employer para makahanap ka ng ibang amo. Kasi kapag natapos mo na yung 3 months na ganyan, hindi ka na pwedeng magpalipat ng ibang amo, kasi yung 3 months ayan pag natapos na ay doon ka naman papasok yung pwede ka na nilang kunan ng QID. So pagkatapos ng 3 months at nagustuhan ka ng amo mo, saka pa lang tayo kukuhanan ng QID. Yun ang ibig sabihin. QID, ito po yung QID dito sa Qatar, ay yung parang yung ano natin, yung Qatar ID natin, yun yung visa natin. Yung ganyan na card, o yung ganyan siya ng card guys, yung ganito. Yun yung QID, yun yung lagi natin hawak-hawak. Para masabi na legal tayo nagtratrabaho dito sa Qatar, para syempre hindi tayo mahuhuli. So, pagdating naman sa QID, kung paano pag-process nyo, kukuhanan na naman tayo ng medical. So, ang mangyayari dyan, pupunta tayo dun sa health center, yung pinakamalapit na health center dyan sa address ng iyong amo, yung sa bahay ng iyong amo. So, ang nangyari sa akin, dinala ako dun sa health center. So, ganun din yung mangyayari sa inyo guys. Dadalhin kayo sa health center, tapos sa mga medical kayo. So hindi ko maalala kung ano ulit yung ginawa, kung ano yung gagawin kapag kuhanan ng QID. Ang alam ko yan, pupunta kayo sa hindi pala sa health center. Pupunta kayo doon sa pinakamalapit na police station. Ayan, kukuhanan kayo doon ng ano. Hindi ko maalala talaga guys kung ano yung kinuha sa akin noon nung nagpagawa yung amo ko ng QID sa akin. Basta dinala ako doon sa health center, tapos nagpirma kami doon, pinirepirmahan kami, tapos yung fingerprint, nagpa-fingerprint kami ng ganyan para doon nga sa QID. So yun lang yung maalala ko. So hindi ko alam kung na medical ako doon sa police. Parang hindi naman ata medical yun eh. Ang alam ko lang naman yun ang medical bago ka i-turn over sa iyong amo. Ay, wait lang guys. Wait lang pala. Bago ko makalimutan, may mga amo pala dito na pagdating ng katulong doon sa airport pa lang, 'di ba, sinundo ko na ng agency. May mga amo pala dito na hindi pinapamedical yung mga katulong nila. Ang ginagawa nila, pinamemedical nila dito sa pag nakarating na sila sa kanilang bahay. May mga amo dito na ganun. So, hindi pare-pareho yung mga amo. May mga ganun na nangyayari. Sa kasi yung binanggit ko kanina, pagdating pa lang sa airport, tapos sa agency, ipamemedical ka na. So, depende yan sa amo na guys, kung ano yung gusto nilang kung ipamemedical agad or sila na mismo magpamedical na nakarating na yung kanilang katulong dito sa Middle East. So about naman dun sa QID guys, syempre, nakatapos ka ng 3 months, nagustuhan ka ng amo mo, pinigyan ka ng QID. So, yung QID na yan ay tayo po yung maghahawak. Hindi pwede na yung employer yung maghahawak ng ating QID. Kasi hawak-hawak po natin yan. Tapos yun ang ginagamit kasi natin kapag nagpapadala tayo ng pera sa Pilipinas or kahit saan man tayong pumunta, dala-dala natin yung QID natin. Kasi yan yung nagpapatunay na legal tayo nagtratrabaho dito sa Qatar. So kung kung halimbawa kung lumabas tayo at masita man tayo ng police, ipakita mo lang yung QID mo yun para hindi ka agad na masisita ng police, kasi yun yung evidence natin na legal tayo dito ng trabaho sa Qatar. So, ayan. Kung yung abouts naman sa passport natin, ay dapat hawak din po natin yung ating mga passport. Kasi, ang alam ko guys sa ngayon, 2023 na kasi ngayon eh, ang alam ko yan, dapat, nasa batas na yan na dapat tayong mga katulong, ng mga pinakatulong, eh, dapat hawak natin yung ating mga passport. Kagaya sa akin, hawak ko yung passport ko. Pero syempre, may mga ibang katulong naman na mas gusto nila na hawak yung kanila, na hindi hawak ang kanilang mga passport. Kumbaga, hawak ng kanilang mga employer kasi hindi nila alam kung ano yung nasa utak ng mga kasama nila na madadatnan dito sa bahay ng kanilang employer. Kasi dito sa Qatar, guys, ang mga bahay dito ay malalaki. Ang lalaki yung mga bahay dito, usually yung mga katulong nila, dalawa, tatlo, ganyan. So,
Mas gusto ng iba na mas gusto talaga nila na hawak ng mga employer yung kanilang mga passport kasi hindi natin malaman kung hindi natin alam kung ano yung magiging utak ng mga madadatnan nilang maging kasama dito. So, pagdating naman dito sa bahay ng mga amo guys, so syempre malalaki nga yung mga bahay dito. Usually mga first floor hanggang third floor yung kanilang mga bahay. Tapos sa isang pamilya, tatlo, dalawa, kung mayaman pa yung inyong maging employer, minsan may mga apat yung kanilang mga katulong. Tapos, ang style kasi ng mga bahay dito, malaki yung mga bahay nila, tapos yung mga anak ng ating mga employer, tapos may mga family na sila, kung magkakaroon ng pamilya sila, may mga kanya-kanya na silang katulong, ang mangyayari dyan, yung isang bahay ay kumisan yung isang bahay na malaki, tatlo yung family na nakatira doon pero kanya-kanya sila ng pamilya. Kanya-kanya sila ng katulong, hindi pamilya. So, ang isang bahay dito ay marami yung kanilang katulong pero iba-iba yung mga amo nila. So, yung mga katulong doon sa bahay na yun is magkakasama sila sa isang kwarto. Ganito, limit yung mga nangyayari dito sa Qatar. So, pag-usapan naman natin kung yung sa about sa day off. So, ang mga employer po dito guys ay hindi pare-pareho yung gusto nila. May mga employer dito na nagbibigay ng day off ng kanilang mga katulong. Tapos, yung mga iba naman ayaw nilang magbigay ng kanilang ng mga day off kasi yung mga naririnig ko nga na sabi nila ayaw nilang magbigay ng mga day off kasi yung mga ibang naging katulong nila noon ay parang na-phobia na sila kasi nagbibigay sila ng mga day off noon. Parang inabuso naman yung kanilang katulong. Siyempre, pag nag-day off sila, nakikipagkita sila sa mga boyfriend nila, sa mga GF nila, ganyan, ganito. Kaya naman yung mga iba na buntis. Kaya yung mga ibang employer, ayaw na nilang magbigay ng mga day off. Pero kung maayos naman kayo sa inyong mga employer, kung di naman kayo sinasaktan, kung on time naman binibigay yung inyong mga sahod, kung mabuti naman sila, hindi kayo ginugutom, hindi kayo sinasaktan, mas mabuti na lang na huwag tayong humiling ng ating mga day off. Mas mabuti na lang na hayaan na lang natin na wala tayong mga day off kasi kung ma-day off tayo, gastos lang yan. Maganda nga ng may day off kasi nakakapag-relax tayo, pero kung sa akin lang naman, sa side ko, mas okay na lang na hindi ako mag-day off kasi kung mabuti naman yung aking employer. So, kung ganyan yung gusto niya guys, okay naman na sa inyo na yun. Pero karamihan talaga dito, yung mga employer na mga Qatari dito as hindi po sila tumutupad sa kontrata na nakalagay na may mga day off tayo, talaga wala. Bihira lang. Kung siguro yung 100% na aking nasabihin, siguro may mga 20% lang na nagbibigay ng day off ng kanilang mga katulong. So, yung mga Qatari dito guys ay yung salita po nila ay English. Karamihan talaga dito yung mga Qataring naninirahan dito sa Qatar ay mga English yung kanilang mga salita. Bihira lang yung mga bihira lang yung hindi nag-i-English. Hindi kagaya sa Saudi, di ba? Alam mo mga Saudi pure na Arabic yung mga yon. So, mapipilitan ka talaga na matuto mag-Arabic doon sa Saudi kasi karamihan doon hindi marunong mag-English. Pero dito sa Qatar, guys, magagaling silang mag-English. Kahit mga bata, kahit yung mga nursery pa lang na mga bata, mga encounter mo yan na talaga sila sa English sa magsalita. So, mga English yung mga Qatari dito. Huwag kayong mag-alala, English nila. So, about naman dito sa sahod, ang sahod po dito, ang minimum po ay 1,460 po yung minimum wage nandun po sa ating kontrata. Pero may mga employer nga dito na yung 1,460, pag nagbibigay sila sa mga first-timer nilang katulong, ginagawa nilang buo yan, nagbibigay sila ng 1,500. So yung 1,460, pag i-compute po natin, pag i-po natin yan sa peso, yung pera sa Pilipinas ay umaabot siya ng pag mataas yung palitan umaabot siya ng 20 to 21,000. So, 'di ba ang laki, guys? So, simula kasi nung dumating ako dito, yung unang dating ko dito na bago-bago pa lang ako, mga tatlong buwan nang umabot ng 6 na buwan, mababa yung palitan. Pero nung nagtagal, tumataas yung palitan ng peso dito sa Qatar, kaya umaabot yung sahod ko ngayon ng 21,000 plus 21,000.
kung minsan umabot yan ng ano, ng 20 plus ganyan. Pero pinakamataas na natatanggap ko yung palitan dito, pag pinapalit ko yung sahod ko, umabot ng 21,000. Usually yung mga katulong dito sa Qatar is yung mga Pinay. Karamihan yung mga Pinay yung mga katulong dito. So napapansin ko yung mga Qatari dito sa Qatar ay mas gusto nila yung mga Pinay. Kasi ang mga Pinay kasi malinis magtrabaho yan. Kaya yung mga Tagaluto dito ay parang hindi masyado sila kumukuha ng mga Pinay. Usually, Pinay lang yung kinukuha nila sa naglilinis, kahit yung mga cleaners, mga ganyan, halos nakikita ko dito mga Pinay. So, ang mga Tagaluto dito, ang mga Tagaluto na gustong-gusto nilang kunin yung mga Qatari is yung mga ibang lahi kagaya ng Bangladesh, mga Indiano, ganyan, mga Nepal, ganyan, Indiano, ganyan yung mga Tagaluto na kinukuha nila. Kasing mga yon parang magkalapit lang yung mga luto dun sa mga lahi na yan dito sa Qatar. Parang yung mga spices na hinahalo nila sa kanilang mga pagkain ay ano nila sila, bihasa na sila sa mga ganyan na luto. Kaya hindi bibihira yung mga Pinay na kagaya sa atin na kinukuha nila na magluto para sa kanilang pagkain. So, ganoon na lang po yung gagawin natin guys pag nandito tayo sa Qatar, ay makitungo na lang po tayo sa ating mga makakasama, kung sino man yung mga kasama ninyo, kung Pinay man, Indonesian o kahit mga ibang lahi. Makitungo na lang po tayo, makisama na lang tayo. Siyempre, maging mabait tayo sa ating mga employers, at siyempre sa kanilang mga anak na rin. So, hanggang dyan na lang guys. Hanggang dyan na lang. Salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Maraming salamat ulit. Maraming salamat lagi sa inyong pag-review sa aking mga vlog na ina-upload. So, hanggang sa next video na naman guys. Maraming salamat sa inyo guys. Bye-bye!